Hi guys, ako nga pala si Alan Giller Pilaguna. Dito ako ngayon upang pag-usapan natin ang tungkol sa mga luho. So, ang ginawa ko dito is, nagtanong ako sa mga tao online gamit ang mga, alam mo yun, yung mga chat apps. Actually, nakilala ko yun yung mga chat apps. Alam ko lang ng mga chat apps ngayon nung quarantine dahil wala ka naman makausap, ganun. Tsaka magkasawa ka sa mga kaibigan mo dahil sila naman kausap mo. At busy na sila sa kanya-kanyang mga buhay. So, sumubok ako. Bumalik ako ulit doon. Pang magtanong. Ng tatlong tanong patungkol sa luho. So, ang unang tanong, ano ang luho at pangangailangan para sa kanila? Pangalawa, ano ang luho na mga meron sila? Pangatlo, ano yung paano nakakapekto ang ibang bansa sa atin patungkol sa mga luho? So, itong mga tinanong ko is talaga hindi ko kilala. Kaya ngayon yung silbi ng chat apps. Para magkaroon ka ng mga kausap na total strangers, the same time, mga tao talaga. Luho. Ano yung luho para sa kanya? Yung mga bagay na gusto mo pero di mo naman kailangan. Madalas na dyan napupunta ang pera ng tao. Bumibili sila lang ganyan to satisfy their egos. Yung iba para magyabang. Yung iba naman dahil sa inggit. Bibili sila kasi ayaw nilang patalo sa ibang tao. Gusto nila sila yung mas nakakaangat. Yung iba bumibili para suabay sa uso kahit ang wakang aso. Mukha ng aso. Yun yung opinion niya. At hindi ko siya dipapaliwanag. Kasi yun yung opinion nila eh. Nandito lang tayo para pag-usapan o basahin. Nalaman natin yan. Pero yun o yun. Yung sinabi niya na yun is yung mga nakikita niya sa tao. Yung opinion para sa kanya yung luho. Is yung to satisfy yung ego na isang tao. Yung parang gusto mo lang. Tapos, ano yung luho na meron siya? Siguro ngayon ang luho ko na nabili, yung lip tint ko na worth 75 pesos. Di talaga ako mahilig sa tint eh. Kaso, ngayon na medyo madalas na ako humarap sa tao, kailangan ko maging presentable. Kaya palagay ko, may mga bagay na luho lang natin sa una, pero nagiging pangangailangan na din natin. Kailangan lang natin pakaisipin yung bibilhin natin, ay magagamit natin, hindi yung bibili ka lang kasi uso. Kaya naman yung pangontra niya sa luho. Huwag kang bibili lang dahil uso. Bumili ka rin kailangan mo kasi yung luho is para sa kanya to satisfy your ego lang. Dahil gusto mo lang yun pero hindi mo kailangan yun. Huwag ka rin susobra-sobra. Kailangan natin makontento. You know? Tapos yung huli, yun kung paano nakakapekto. Sabi niya, buti nga. Na-entertain siya na gusto niya sagutin yung tanong. And sagot niya ito. Malaki ang epekto ng ibang bansa ukol sa pangangailangan at luho ng isang tao. Halimbawa, mga kababayan natin ang umiidolo sa mga Korean actors and singers, kaya we imitate their looks and personality. Bibili tayo ng mga gamit na meron sila, nag-iipon tayo ng merchandise katulad ng light sticks, Polaroids na may pirma nila kahit di naman natin kailangan. Bibili tayo ng tickets na isang taong pag-iipunan para lang makapanood ng concert nila. Nakakaligtaan natin isipin na may mga bagay na mas mahalaga kaysa doon. May sasantabi ang pangangailangan natin para lang sa luho natin dahil sa kanila. Ito yung huli, minsan pakaisipin din natin kung sobrang na ba tayo sa pagiging maluho. Ang bawat bagay kasi dapat ay balanse. Kung sobrang ginagastos mo sa luho, babawasan ang gagastosin mo sa pangangailangan mo. In which, kailangan mo mas gumastos sa pangangailangan, ha? Pakaisipin mo, mas maganda na siguro na magkulang ka sa luho at lumamang ka sa pangangailangan mo. Iyon. Yan ang sagot ni Ate Girl. Number one.
Tapos, category na pangalawa. Para sa iyo, ibig sabihin ng luho. Luho ay para sa akin, yung mga bagay na gusto mo lang, pero di naman talaga ganun kailangan. Kailangan. Para sa sila ng punto ni Ate Girl number 1. Then, mga bagay, mga luho na meron siya. Accessories at brand na damit. Yun. Hindi kailangan yung luho. Kaya nga, most, hindi ko naman kailangan ng mga brand na damit. Saka kung ano makinang na sa gusto, anong makinang sa katawan pero gusto ko bilhin. Diba? Parang sinuportahan nito yung sagot ni Ate Girl na nauna. Pagluho, yun yung gusto mo sa buhay. Hindi mo siya talaga yung pinakakailangan. Tapos, ito, ano din yung pinagkaiba ng luho sa pangailangan yata yung tanong ko dito. Luho, mga bagay na di ganun kahalaga. Insert, mga gusto lang. Like maraming sapatos, branded na damit, o mamahaling bagay. And yung pangailangan, ito yung mga bagay na kailangan sa araw-araw. Tulad ng pagkain, tirahan, tubig, yun. Tama naman siya dun. So yung pangailangan, yung kailangan mo para mabuhay ka. Hindi masyado kailangan ng luho. Kasi, pagmamalabis yun. Tapos, yung huli kong tanong, paano nakakapekto? Kumikita yung mga taga ng bansa dahil sa mga luho ng tao. Kasi marami sa atin ang mas gusto ang gawa ng taga-ibang bansa at saka mas gusto natin yung taga-ibang bansa kaysa sa gawang Pinoy. Bakit dinabol yun sa... Mas ganun, totoo naman talaga ito, natuwatangkilik tayo. Na mas tinatangkilik natin yung mga bagay na galing sa ibang bansa. You know, medyo guilty ka ba doon? Kasi ako wala ka pambili. So, ito pa, si Ate Girl number 3. Para sa akin, yung luho, para sa mga walang kabuluhan na pangangailangan ng isang tao lang. Ito na, walang kabuluhan. Pag sinabi yung luho, wala daw kabuluhan. Yung pangangailangan naman yun yung mga bagay na mahalaga sa atin. Na kung saan ay kailangan talaga natin. Ayan, needs and wants. Ano yung kailangan mo sa gusto mo? Pinagkaiba nila sa dalawa. So, yun, marami po akong luho. Diba? Mayaman si Ate Girl. Tulad ng mga gadgets, mga damit, sapatos, mga outfit na in ngayon. Gusto po kasi makisabay sa uso. Alam ko na pakilat yun dun sa lesson ni Mom. Pero, hindi natin sadong lalaliman pa. Pero pag sa karabing luho is the same time sumasabay sa uso. So yung luho din mo para sa'yo is uso. Oo, kasi yung luho ay parang katulad na rin ng gusto or hinahangad. Which is yun naman talaga eh. Katulad ng mga gadgets at damit, isa yan sa mga uso ngayon na kung saan eh, gusto nating mabili. Pero di naman talaga kailangan, di talaga kailangan natin. Kasi kung masasobra ka naman ng gadget, salimbawa na lang kung marami kang cellphone, anong pagagamitan mo ng sobrang daming cellphone kung mag-isa ka lang naman, tsaka kung maglalaro ka lang din naman, hindi naman tumataas yung rank mo, papagod ka lang kakalaro, magastos ka pa sa load. Kaya mag-stay tayo sa... Ito sa kailangan natin. Magastos kayo yung panahon na to. Hindi mo kailangan ng mga luho. Tapos yung last, tatanong, sa pamamagitan, ito yung sagot niya. Sa pamamagitan po ng pag-export nila dito ng mga produkto na sikat o gawa sa kanila. Kasi sa panahon po talaga ngayon, halos lahat ng ginagamit natin ay gawa na yung mapansa. Ito yung parang pareha sila na sagot ni Ate Girl number 2 na totoo naman eh. Sabihin mo hindi. Kung pangalala mo yung mga bagay na meron tayo ngayon sa mga bahay natin, dalhin sa ibang bansa yung iba. Tapos made in China yun, diba? Tapos yung Philippine Sea, made in China na rin. Wala na sa atin. So mula na sagot. Ito, may English siya, Ate Girl. Ang luho. Yun yung mga bagay na hindi naman kailangan pero gusto mo bilhin o makuha. Pang ilang beses na ulit yan. Tapos yung pangailangan naman, yun yung mga bagay na dapat unahin. Kasi kailangan mo nga. Kasi ito, ilang beses dito dinidiin na magtipid ka na. Eh, unahin mo pangailangan mo kaya sa luho mo. Parang pinagalitan ako na Ate Girl dito eh. Nang kausap ko siya. Sumunod! Dahil dyan,
Sino tinanong ko siya ulit? Kaya ba priority dyan ba yung luho? Pinapagalitan dyan ako eh. Ito yung sinaan eh. Mga luho eh, yung mga bagong damit, which is hindi naman ganun kailangan. Kasi hindi ka naman makakalabas dahil sa pandemic. Ano, which is true naman eh. Hindi mo naman kailangan ng masyado maraming damit ngayon. Magtipid ka rin na ba yan? Yung mga, kasi hindi ka naman gagala eh, hindi ka makakalabas eh. Tapos dadami ng labahan mo, gagastos yung tubing o tataas yung tubing mo, bibili ka yung sabon. Diba? Mas na pa-priority ko yung mga pangangailangan ko kaysa sa luho ko kasi alam ko yung limitations ko. Alam ko yung hirap ng sitwasyon ngayon. Diba? Palis tayo kay ate girl. Tapos, nag-factor naman talaga yung pandemic. Pandemic na naman lahat ng dahilan yun. Ito yung huling tanong. Nakaka-apekto yung babansa sa atin pagdating sa mga luho natin, lalo na sa mga gadgets. Dahil sa mga makabagong gadgets sa kanilang ginagawa, minsan, mas inuuna natin ang mga luho natin kaysa sa pangailangan. Para press mo lang. Nagkakamali ka, ate girl. Hindi ko ginagawa yun. Ayan. Tanong pa ako ng pahabol ng onte. Kasi sabi niya, mga gadgets eh. Bilang IT naman tayo, is masyado tayong malapit sa mga gadgets. Ano? Oh, pero kung okay pa naman yung gadget na gamit mo for online class, tapos may bagong release na CP or what, tapos binili mo, eh di mayaman ka kung nabili mo yun. Hindi mo kailangan ng bagong cellphone. Kailangan mo na maayos sa grade para magkaroon ng maayos sa cellphone. Ganon. Kung marami nga sa atin yun, cellphone, data lang, okay na eh. Diba? Lumalaban sila para makapagtapos eh. And support tayo dyan, 1,000 support. Asa yan. Doon na nagtatapos, maraming salamat. Yun lamang guys, maraming salamat sa inyo. Ito naman ang puwet yung kaklase. Na kung saan, tulog sa umaga, gising sa gabi. Mga pala si Alan Gilliatil Laguna, maraming salamat sa inyong panood. Try nyo rin kung gusto nyo magkaroon ng mga kausap na taga-ibang lugar o magkaroon na ng kausap, try nyo yung mga sabi ko na chat apps, actually dating apps din yun eh. Hirap na eh. Ang tagal ko ng single. Yun lamang. Maraming salamat. Bye! Bye, bye, bye! Pasensya nga ko na lang kwento yung content na pinagalagay ko.